Sa mga nanonood po sa atin para sa midweek service ngayong gabi. Ang ating mensahe mula sa ating Panginoon ay pinamagatang concentrate on faith. So, concentrate on faith. So, marahil sa panahon ngayon, marami po tayong oras, marami po tayong panahon na pwede nating ilaan sa mga iniisip natin. Now, ano kaya yung mga iniisip natin? Ano kaya yung mga bagay kung saan tayo nakafocus? Ano kaya ang mga bagay kung saan tayo nagko-concentrate ngayon? Kung saan nakatuon ang ating isip o ang ating pansin? Marahil ilan sa atin nakatuon ang pansin o nakakonsentrate po tayo sa COVID-19 o sa pandemyang
kinakaharap natin ngayong panahon, no? Ako po, personally, inaabangan ko po araw-araw sa balita kung ilan na po ba yung kaso ng COVID-19 sa ating bansa. At di lang ating, sa ating bansa, kundi pati na rin sa buong mundo, no? Kasi maganda rin naman ho na malaman natin kung nakokontrol na po ba natin, kung yung sakit or patuloy po itong lumalala. So I think sa ating bansa, by the end of September, I think, or early October, papalo na ho halos ng 300,000 ang mga na-infect ng COVID-19. Pero praise the Lord po, I think higit sa kalahati rito ay gumaling na. So isa itong magandang balita sa atin na unti-unti ho ay nalalabanan na natin ang sakit na COVID-19, no? Kung marahil ilan din ho sa atin, hindi lang ho COVID-19 ang iniisip, no? Meron ho rin tayong mga sariling problema, mga sariling suliranin. So marahil sa trabaho, no? Alam natin sa mga balita, sa mga personal nating mga experience na marami ho ang nabawasan ng sweldo, marami ho ang naapektuhan ng kawalan ng trabaho. So marahil marami sa atin, ano kaya ang saan kaya ako makakahanap ng trabaho, paano kaya yung future ko sa trabaho na to, meron pa ba next year, ano kayang mapapakain ko sa pamilya ko, paano kaya mapag-aaral yung anak ko. So more or less ganun po yung iniisip lalo na ng mga nagtatrabaho. Syempre, hindi lang naman ho apektado yung mga nagtatrabaho sa pandemya ito. Nandiyan din ho ang mga estudyante, no? Sa mga online classes na marami ho ngayon, yung mga private schools at mga colleges ay meron hong pasok. Meron hong silang online classes, no? So siguro iniisip na, anong gadget ang gagamitin ko para sa online classes? Meron ba akong pera, pang data allowance, or meron pa kaming pambayad sa wifi? So marahil samot-sari ang mga problemang ating kinakaharap, samot-sari ang mga binibigyan natin ng pansin, no? Marahil isa ring pansin na nabigyan natin, no, over the weekend, yung Manila Bay White Sands, no, na tinatapatan ho ata yung sa Singapore na Marina Bay White Sands, no? Ayun nga, no? Siguro marami sa mga Pilipino doon nakapokus kasi isa para sa kanila, isa ho itong positibong bagay, no? Sabi nga ng gobyerno, para mawala ho ang problema natin, lalo na yung mga concerns ho natin about mental health, eh, pumunta ra ho tayo sa White Sands, sa Manila Bay White Sands, at mawawala ra ho yung depression or anxiety or something like that. Pero deep inside naman po, wala naman hong scientific basis na kapag pumunta ho tayo ng Manila Bay White Sands, eh, maiibsan yung problema ho natin. So, hindi naman ho ganun yun. Kung meron ho tayong problema, syempre, alam natin na dapat lang na idulog natin yun sa Panginoon at syempre, i-share din natin sa taong pinagkakatiwalaan natin. At lalong hindi makakatulong ang pagpunta sa White Sands na sinasabi ng ating gobyerno. Lalo na na sa dami ng tao doon. Walang social distancing, walang mga face mask or face shield. So, I think, lalo lang kung madadagdagan ang problema natin. So, kidding aside with the Manila Bay White Sands, no? Ang ating teksto po ay matatagpuan sa aklat ng Mateo, Kabanata 14, talata 22 hanggang 33. Akin pong babasahin. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga malalaking alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na isumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila.
Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan dyan sa ibabaw ng tubig." Sumagot si Jesus, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin ninyo ako," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus at siya'y tinanong, "Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Pagpalain po tayo sa pagkakabasa ng banal na salita ng ating Panginoon. So mula ho sa ating talatang binasa, ito lamang ho yung kwento ng paglakad ni Jesus at paglakad ni Pedro sa tubig at sa dagat. So alam natin, may malakas hong bagyo noon, kaya nung lumapit si Jesus papunta sa bangka ay hindi siya kaagad naaninag ng mga disipulo. Kaya tinanong ni Pedro si Jesus, "Kung ikaw talaga Jesus, palakarin mo ako sa tubig." No? So parang test ho yun ni Pedro kay kung talaga si Jesus, kasi kung iniisip ni Pedro siguro, kung si Jesus talaga yun, kaya niyang gawin yung imposible. And wala niya naisip, maglakad sa tubig. No? So, si Jesus nga po yun, nalaman ni Pedro, at lumapit siya patungo kay Jesus. At syempre, kapag tayo ay may nilalapitan tao, syempre, dun ho tayo nakatingin. No? Syempre, kung meron ho tayong lalapitan tao, tapos hindi ho tayo nakatingin dun sa taong yun, o sa pupuntahan natin, madidisgrasya ho tayo. So, ganun din si Pedro, na paglabas niya, pag step out niya dun sa bangka, syempre nakatingin siya kay Jesus at doon yung pupuntahan niya. At dahil nakatingin siya kay Jesus, nakapaglakad siya sa tubig. So ano ba yung ibig sabihin nun para sa atin? Unang-una, when we look to Jesus, we walk on water. So verse 29, sinasabi po dun, mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. So, for us Christians, walking on water means doing the impossible. So, katulad ni Pedro, imposible yung nagawa niya. Tumingin siya kay Jesus, naglakad siya sa tubig. So, ganun din po tayo bilang mga Kristiyano, na marami po tayong gustong bagay na gawin. Marami po tayong iniisip na bagay na gusto nating gawin, gusto nating makamit sa ating buhay. Ngunit, siguro iniisip din natin na ako imposible yan, ako imposibleng tumaas yung sahod ko, imposibleng tumaas yung level ko sa trabaho ko, or imposibleng maka-perfect ako sa test, imposibleng makauno ako sa subject na to, no? Marahil marami tayong pinapangarap, hindi lamang para sa ating sarili kundi para din sa ating pamilya, para din sa ating mga kaibigan at sa ating mga kapwa. No? Pero katulad ni Pedro, isa lang ho yung ginawa ni Pedro. Yun lang ho ang ating gagayahin. Kung bakit siya nakapaglakad sa tubig, paano po ba nakapaglakad si Pedro sa tubig? Paano po ba nagawa ni Pedro na gumawa ng isang bagay na imposible? Ano po bang matututunan nating aral sa ating talata ngayong gabi? Unang-una, katulad yun ng sinabi ko kanina, when we look to Jesus, we walk on water. When we look to Jesus, we can do the impossible. So Luke chapter 1 verse 37 says, "For God, everything is possible." So kung tayo ho ay nakatingin kay Jesus katulad ng ginawa ni Pedro, ganun din ho tayo. Kaya din ho natin gawin ang imposible. Kaya din natin gawin ang mahirap. Kung iniisip po natin na meron tayong mga problema, meron po tayong mga suliranin, na hirap na hirap tayo, nako, hindi ko na kaya to, end of the world na to, may pandemic, may problema akong sarili, hindi ko na alam gagawin ko.
Puro na lang ganito araw-araw, gigising sa lockdown, gigising sa quarantine, hindi makalabas. Walang magawa sa buhay. Parang wala nang purpose yung buhay. Puro na lang hirap or puro na lang problema. No? Pero katulad ni Peter, katulad ni Pedro, isa lang kung yung ginawa niya. Tiningnan niya lang ho si Jesus. Sumunod siya kay Jesus. Sabi nga ni Jesus, verse 29, halika. So, ang ginawa lang ho ni Pedro, tumingin siya kay Jesus at sumunod siya. At nagawa niya na ho ang imposible. So, ganun din ho tayo bilang mga Kristiyano. Ganun lang ho ang dapat natin gawin. Tayo po ay lumingon kay Jesus. Tayo po ay tumingin sa Kanya at sumunod sa Kanya. At mula doon, magagawa rin ho natin ang imposible, magagawa rin ho natin ang mga bagay na pinapangarap natin, hindi lang para sa ating sarili, kundi para din sa ating Panginoon. Ngunit, mga kapatid, no, hindi ganun kadali. No, hindi ganun kadali na, okay, Kristiyano ako, tinanggap ko si Jesus, titingnan ko si Jesus, at susundin ko yung mga utos niya. Then, ayan na, meron na akong malaking bahay. Meron ng instant mula ng COVID-19 sa mundo or instant promotion. Ako na agad yung manager or instant mataas na agad yung grades mo kahit hindi ka nagre-review, di ba? Ang galing. Pero hindi ho ganun eh. Kasi katulad ho ni Pedro, nahirapan din ho siya. Meron hong ginawang isa si Pedro na lagi din natin ginagawa, na nakakapagpatigil sa atin upang gawin yung imposible at solusyonan or ma-overcome yung mga problema natin. So, mababasa ko natin yun. So, verse 30, ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. So, sa verse na mababasa po natin sa talatang aking binasa, no, makikita natin na when we stop looking at Jesus, we sink in water. No, kung tayo ho ay titigil sa pagtingin, sa pagsunod sa ating Panginoon, tayo ay lulubog sa tubig. So, ganun ang ginawa ni Pedro. Nandiyan na siya eh. Naglalakad na siya sa tubig, malapit na siya kay Jesus, ginagawa niya na imposible. Ngunit, sabi sa ating talata, dumating yung malakas na hangin, dumating yung malakas na alon, dumating yung malakas na bagyo. At dahil doon, imbis na tumingin siya, imbis na mag-focus siya sa ating Panginoon, nalihis ho. Nalihis ang tingin ni Pedro, nalihis yung concentration, yung focus niya, napunta doon sa bagyo, napunta doon sa alon, napunta doon sa malalakas na hangin. At dahil doon, dahil nawala na yung focus niya kay Jesus, lumubog siya sa tubig. So, ganun din hiyo tayo bilang mga Kristiyano na kung hindi tayo titingin kay Jesus, kung hindi tayo susunod kay Jesus, lulubog din ho tayo. Hindi man husa tayo at lulubog sa tubig, kunit paraming mga bagay ang ating pwedeng lubugan. Kung saan alam natin, ngayon na marami tayong mga bagay na kung saan tayo nalulubog. Marahil marami sa atin nalulubog sa utang. Marahil marami sa atin ang nalulubog sa problema. Marahil marami sa atin ang nalulubog sa kalungkutan. So, ito ho ay yung mga bagay na ating nararanasan simply because we are not looking to Jesus or we stop looking to Jesus. No, katulad ni Pedro, totoo yun eh, na ito, nag-start tayo on fire sa ating Panginoon, ang sarap ng feeling, tinanggap natin si Lord, ang sarap sa feeling, sumusunod tayo sa Kanya, ang sarap sa feeling tayo ay nagsisimba at naglilingkod sa Kanya, pero pagdating ng problema, pagdating ng mga suliranin, pagdating ng mga panahon ng kakulangan, marami sa atin, or in fact, almost all of us, no, nalilihis ho yung tingin natin. Imbis na kay Jesus lang ho yung tingin natin, kay Jesus lang ang tingin natin, ito ho ay napupunta sa mga problema, ito ho ay napupunta sa mga
personal concerns natin. Dahil, naku, ayan na yung problema, naku, ayan na yung suliranin, parang natataranta ho tayo eh, no? Hindi, nag-worry ho tayo, hindi natin alam kung paano i-address ito, hindi ho natin alam kung paano natin ito masosolusyonan. Kaya ho, tayo ay lalo lumulubog, katulad ng nangyari kay Pedro. So, ganun nga ho yun, kung kay Pedro, ito ay literal na alon, ito ay literal na bagyo, sa atin ho ito ay problema, no? May kanya-kanya ho tayong bagyo, may kanya-kanya ho tayong alon. Hindi ko ho alam kung ano yung alon nyo, pwedeng problema sa pera, problema sa kalusugan, problema sa pananampalataya, problema sa eskwelahan, problema sa trabaho, at again ho, no, samut-sari ho ang personal na problema ang ating kinakaharap, no? So ngayong gabi ho, alam na ho natin eh, na kapag nakatingin ho tayo kay Jesus, we can do the impossible. Kapag hindi po tayo tumingin kay Jesus, tumigil po tayo sa pagtingin kay Jesus, tayo po ay lulubog sa tubig, tayo po ay lulubog sa ating problema. So, katulad ng tanong ni Jesus kay Pedro, ngayon gabi, tinatanong rin po tayo ng ating Panginoon. Sa verse 31, agad siyang inabot ni Jesus, "Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. So, syempre, huwag po kayong mag-alala, no? Bilang mga Kristiyano, lagi ho nandiyan ang ating Panginoon, lagi niyang iniaabot ang kanyang kamay para tayo'y tulungan at tayo'y iligtas. At syempre, iligtas siya tayo, tatawagin niya tayo, bakit ka lumulubog dyan? No, hindi man tayo sa tubig, lumulubog, bakit ka lumulubog sa problema mo? Bakit ka lumulubog sa utang? Bakit ka lumulubog sa kalungkutan mo? So, ganun ho ang tanong natin ng Panginoon, bakit ho maliit ang ating pananampalataya? Kung alam naman ho natin na ang ating Panginoon ay napakalakas, ang ating Panginoon ay napakabait, napaka-generous, napaka-mapagbigay para sa atin, no? So alam ho natin na ang bawat isa ay pinanghihinaan ng loob dahil sa mga samot-saring suliranin. Ilan sa atin siguro nakatutok 24 oras sa ating mga problema, no? Tunay ngang isang hindi pangkaraniwang pagsubok ang ating kinakaharap na ito, kung saan on top of this COVID-19 situation, we are also facing our own struggles in life, no? Mahirap na nga ho yung buhay natin bago magpandemya. Abay, lalo hong humirap dahil sa pandemyang ito. Dami hong naapektuhan sa buhay natin dahil sa pandemyang ito. Kung mahirap na ho dati, alam ho natin na mas humirap ho ngayon kumpara sa before COVID, no? Pero sabi nga sa verse 32-33, no, balikan po natin ang ating talata. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos. So, sa atin po, sa ating mga Kristiyano, doon po sa talatang ating binasa, alam po natin na pagkasakay nila ni Peter at ni Jesus doon po sa bangka, ay napatigil ng ating Panginoon ang hangin, napatigil ng ating Panginoon ang bagyo, at napatigil ng ating Panginoon ang malalaking alon at malalakas na hangin. So, ganun din po tayo sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating buhay Kristiyano. Kung alam po natin na tayo ho ay nasa Panginoon, kasama natin ang Panginoon sa bangka, sa ating bangka, sa buhay natin. Kung alam natin na tayo ay sumusunod at sumasamba sa kanya, ganun lang ho yung ginawa ng mga disipulo eh. No, sumamba ang mga disipulo kay Jesus at sinamahan sila ni Jesus at napatigil ni Jesus ang bagyo at malalakas na alon at tubig. So ganun din po tayo sa ating buhay Kristiyano, na tayo po ay patuloy na lumingon kay Jesus, patuloy po tayong sumama kay Jesus dahil
kahit ano pa man pong problema o suliranin ang ating kaharapin sa buhay natin ngayon, lalo na sa gitna ng pandemyang ito. Alam natin na kaya itong patahimikin ng ating Panginoon, kaya itong solusyonan ng ating Panginoon, kahit anumang bagyo yan, kahit gano'ng kalakas yung alon na yan sa ating buhay. Alam natin na ang ating Panginoon ay nandyan upang tayo ay tulungan at sagipin sa kung anumang bagay ang ating kinalalagyan. No? Iiwan ko sa inyo ang isang sinabi ni Corrie Ten Boom, isang author noong World War II, isang Christian author ng World War II. No, if you look at the world, you'll be distressed. If you look within, you'll be depressed. If you look at God, you'll be at rest. So, tunay naman po na kapag tinignan natin kung ano yung mga nangyayari sa mundo, sa kasalukuyang panahon, ay madedepress po tayo, madidistress po tayo, mamamroblema po tayo lalo. At kung titingnan natin yung sarili natin, yung kakayahan natin, eh, madedepress po tayo dahil alam natin na hindi po natin kaya sa sarili natin. Pero sabi nga, if you look at God, if you look to Jesus, you'll be at rest. No, hindi lang po tayo makakapagpahinga sa piling ng ating Panginoon, kundi bibigyan din tayo ng Panginoon ng lakas at ng katalinuhan, ng wisdom upang patuloy na lumaban sa ating buhay. So, kaya kapatid, laban lang, kapit lang, at sama-sama tayong mag-concentrate sa ating faith. So, ito po ang mensahe ng ating Panginoon ngayong gabi sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po, pinagpala mo kami sa maghapong nakalipas. Salamat, Panginoon, sa patuloy na buhay at biyaya ng buhay na inyong pinagkakaloob. Salamat, Panginoon, sa mensahe na aming napakinggan. At salamat po dahil Diyos po kayo na sa iba't ibang kaparaanan ay kumakatagpo, gumagawa sa aming mga buhay, Panginoon. Panginoon, narito yung mga anak, ang buhay ng bawat isa. Alam mo ang kanilang kalagayan, alam mo ang kanilang pinagdaraanan, Panginoon. Patuloy mo silang katagpuin, O Diyos, ng inyong kahabagan, ng inyong kabutihan, at ng inyong katapatan, Panginoon. Panginoon, tinataas ko po sa inyo ang bawat sambahayan, tahanan ng mga anak mo, Panginoon, na nabubuklod sa iisang pananampalataya at sa iisang pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Patuloy mong pagbuklurin ang mga tahanang ito, O Diyos, ng pag-ibig, pag-uunawaan at pagmamalasakitan sa bawat isa. Dalangin din po namin, Panginoon, maging ang mga tahanan na wala pa sa inyo, Panginoon, na wala pang Kristo sa kanilang sambahayan, O Diyos. Katagpuin niyo po sila, Panginoon. At salamat po dahil sa iba't ibang kaparaanan na katulad po ng aming mga karanasan. May ginamit kang mga tao, may mga naging instrumento, Panginoon, upang makilala ka, upang maranasan at makita nila ang inyong pag-ibig, pagpapatawad at ang inyong pagliligtas. Salamat, Panginoon, sa pagtitiwala mo sa inyong mensahe sa gabing ito, Panginoon. At dalangin po namin ang mensaheng ito ay hindi po babalik ng walang kabuluhan, kundi ito ay magiging isang pagpapala sa mga nakikinig nito at magiging pagpapala rin, Panginoon, sa sino mang tatanggap nito, Panginoon, at magiging pagpapala siya para sa kanyang sambahayan at sa kanyang kapwa. Salamat po sa gabing ito, Panginoon. Dalangin po namin minsan pa ang kapahingahan na nagmumula sa inyo, ang ipagkaloob mo sa mga anak mong nangangailangan po nito, O Diyos. Kayo po ang patuloy na humipo sa sino mang may karamdaman, sa sino mang nangangailangan ng kagalingan. Kaya't hinihiling po namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at patuloy na mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at patuloy kang bigyan ng kanyang kapayapaan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Trust is without borders. Let me